Hello, good morning. Ito na naman ulit ako. Well, dun sa previous vlog ko, umiiyak yung bunso kong anak. Bunso kong lalaki. Kasi sabi niya, vlog daw ako ng vlog. Wala naman daw nanonood. It's okay na walang manood sa akin or may manood man. Ang mahalaga is nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Saka it's one way siguro para to fight boredom and depression. Alam mo na uso since kapapanganak ko lang na maging prone ako sa magkaroon ako ng postpartum depression, 'di ba? So at least ako meron akong outlet na ito ipinapakita ko sa inyo. Nagbibideo ako regardless kung may manood o wala. At saka later on at least pwede ko tong ma-view. Diba, mawala man yung phone ko, meron akong memory or piece of ito video na to na nasa YouTube naka-upload, 'di ba? So ngayon, bakit ako nakaganito? Ay, gusto kong i-share at gusto ko ring makita kung magaling na ba akong magkilay, kasi ang kapal ng kilay ko pero hindi siya perfect na katulad ng mga, alam mo na, yung mga may uso ngayon, tinatato, hindi siya perfect yung shading. So gusto kong i-apply yung natutunan ko na tinuro sa akin ng isa sa mga sales agent doon sa Watson's nung bumili ako ng pangkilay. So at wala rin akong lipstick. So mamaya mag-a-apply din ako ng lipstick. I-try ko muna na since tulog ang baby ko. So may time akong umaura. Kasi mamaya wala na naman. Busy na naman ako sa kanya magpa-breastfeed. So ito ay yung Pro Brush Duo Bro Brush. Ayan. So maganda daw siya. Kasi yung nabili ko nung dati na brush, nalalagas yung ano ko, nalalagas yung kilay ko. Eto, ano daw to, pang professional ang gamit. So hindi siya nakakalagas daw ng kilay. And then ito, ng tip na to, ito daw yung advisable para sa mga beginner like me. Sa mga beginners like me, kasi madali daw siyang i-apply. So tignan natin. Kasi first time kong gagawin to. Nung nilagay niya ako dun sa Watson's, oh, nag-iba ang aura ko, Tesh. Pero ngayon, tingnan natin. So, ang gamit ko is itong pomade na ewan ko anong na to, number na to. Shawil. Sa Watson's ko lang din to. So, sabi, isuklayin daw muna ng very slight. Hindi ko kailangang magpatato kasi makapal naman yung kilay ko. Ang kailangan ko is yung kasi meron akong parang tapyas dito. Konti. Hindi siya ganun. So, ang sabi niya is mag-start daw muna ako sa ilalim. Sa mga beginners, mag-start daw ako ng ilalim. Kumuhit daw ako hanggang ganyan. Lagpas lang daw ng konti. Okay. Ewan ko lang kung ano magiging itsura ko nito, kung gaganda ba ako o magmumukha akong aswang. So, nag-ulit ako ng konti. Maganda siya kasi firm. Hindi bumabloktot yung brush. So, para akong nagpe-pencil lang. Sa pencil kasi hindi ko matansya. Tapos, i-arc ko daw to dito. Paganyan. Tapos, i-cross siya. Pagsalubungin ko daw sila. Tapos ako daw siya i-blend. Okay. Yan daw ang sabi niya. Ewan ko. Tapos, never daw akong maglagay dito kasi kakapal. I-blend ko daw siya using the brush dito. Yan. Blend. Ewan ko kung tama ba yung ginagawa ko. Parang nasobrahan naman yata. Bawasan natin ng konti. Para na siyang buntot pagi. Ang haba. Okay. Blend. Blend lang.
Okay na ba? Oh, di ba? Ang laki ng difference. Parang mukha na ako si Bakeka. Gaganda pa talaga ako nito. Parang kapal. Hindi pa naman tapos. Binlen ko lang siya. Bakit? Not bad for a first time na nagkaroon ako ng ganito, di ba? Siyempre, kahit na bagong panganak ka, dapat hindi ka mukhang putla. After all, ng paghihirap mo sa operating room, lahat ng lakas mo na ibigay mo lahat, nutrients mo na ibigay mo lahat sa baby mo, at CS pa ako niyan. Yan, tapos i-arc ko daw siyang ganyan. Dapat beautiful pa rin tayo. Hindi natin nakakalimutang mag-ayos. Mag-ayos sa sarili natin. Kasi, hindi mo naman ito ginagawa para sa ibang tao eh. You're doing this for yourself. To boost your confidence again. After na, from payat, naging malaki ka. Tapos, nagkaroon ka ng stretch marks, ng itim lahat, kilikili mo, batok mo lahat. Diba? Lalo na ako ngayon, dati active ako mag-gym. Ngayon, hindi pa muna. Kasi nga, baka mukha yung tahi ko. So, take it slowly lang muna. Ay, ang laki ng pinagbago niya. In fairness. Tingnan mo. Oh, diba? Kesa dito, ang laki. At ito daw yung magic dyan. So, after may ganyan, simpleng-simple lang, diba? Yung stroke na tinuro niya sa akin. Sabi niya, bumili daw ako neto. Ano ba? Paano ba yung mga, ano, ganyan? Ang pangit ang kamay ko. Ganyan. Pro Concealer M. So, i-press ko lang daw siya ng slight. Okay. Tapos, ganun ko daw dito. Parang wala namang nangyari. One moment, guys. Bakit nagtutubig? Ayan. So, ano ko lang daw siya dito sa ilalim para daw mas mabuhay daw at ma-emphasize daw yung bro ko. Yes, bro. Hello, bro. Ayan. So, kung saan yung kurba ng kilay mo, yun daw. Lalagpas mo lang daw ng konti. Same goes dito sa... Ay, naku, tumalsik. Bakit tumalsik? May pagtatalsik na nagaganap. Kung nakita nyo? Ayan. Teka lang. Pinipisil ko siya. Kasi hindi ko alam eh, bakit ganun. Nakikita nyo ba yung ano yan, ilalim? Tapos... Ito naman din sa taas. Sa taas. Kikita nyo ba? Ayan. I-arc ko lang daw siya. Para ma-emphasize daw. Emphasize. Ang. Oh, diba? Tapos i-blend ko lang daw. Gamitin ko na lang yung since beginner ako, mas matatansya ko pag kamay ko ang gamit ko. Dapat kaayon siya ng kulay mo. Itong kulay ko is there. Walang nakalagay. Okay na yun. Ayan. I-mix mo lang siya. So, since na konti na lang, gamitin ko tong blending, anong tawag ba dito? Blending sponge. Oh, para dun sa mga iba pang kalat. Oh, diba? Nabuhay. Ang katawang lupa ng aking kilay. Hindi ako naglagay, ikinalat ko lang siya. At in fairness, wala talagang ano, merong isang kandidato lang na natanggal yung aking kilay, pero isang buhok lang. Unlike dun sa previous brush ko na madami. Oh. Diba? Oh. Teka lang. Mukhang ano. Nananang natin tong konti.
Pero simpleng-simple lang, at saka pwede mo tong gawin pag nagmamadali ka. Kasi hindi ganun kakomplikado. O, diba? Compare dito. Ang galing. O, yan. So, tapusin ko lang. Ganun lang siya kadali. At saka, ang perfect niya. Nag-blend din yung concealer na nilagay ko. So, na-emphasize siya. Tapusin ko tong kabila. And then, back naman, dito naman tayo sa lipstick mamaya.